Good day everyone! Once again, welcome back to my channel, ang Busy Kitchen ni Mami. For today's episode ay meron po tayong ituturo sa inyo na Hawaiian glazed chicken. And of course, papartner na natin to ng string beans with tofu in oyster sauce para mag-match naman uli ang ating ulam for today. Sa Hawaiian glazed chicken, of course, kailangan natin ng breast part ng chicken na ito yung kalimitan kong ginagamit dito, na debone na siya, wala na siyang buto, at wala ding balat ang aking ginagamit. Actually, ito ay na-marinate ko na. Ituturo ko na lang sa inyo kung ano yung ginamit ko sa pagmamarinate ng breast part ng ating chicken. Tip lang mga ka-busy kitchen ni Mami, pag gumamit po tayo ng breast part, nipisan natin siya, hiwain natin siya ng manipis and then i-flatten natin siya para mas maganda yung pagkakaluto ng ating chicken. No? Na-marinate ko na po siya ng mga 3 to 4 hours. At ang ginamit ko dyan is 1 half cup of soy sauce. Nilagyan ko rin siya ng pineapple juice. 1 cup of pineapple juice. Then nilagyan ko siya ng 1 teaspoon of black pepper. 1 teaspoon of garlic powder. Nilagyan ko rin siya ng 1 tablespoon of brown sugar para mas masarap ang pamamarinate natin. Pinaghalo-halo ko lang siya. Minix ko siya ng maayos and then binabad ko na yung ating breast part ng chicken. Of course, meron tayong pineapple slice na gagamitin naman natin mamaya pagkatapos natin maluto yung chicken. Meron din tayong garlic, minced garlic, and onion para sa pagluluto natin ng sauce ng Hawaiian glazed chicken. At dahil chicken yung ulam natin, pinartneran ko naman ito ng vegetable. Ang gulay natin ngayon ay string beans with tofu in oyster sauce. So, napakasimple lang nitong gawin. Sa pagluto natin ng string beans, kailangan natin din ng minced garlic, onion, tomatoes, at hahaluan ko rin ito ng isang pirasong longganisa. Ang longganisa na ginamit ko dito ay longganisang imus na medyo dinuro ko na ng konti. Mas masarap ang longganisang imus. Of course, may cooking oil tayo para sa ating pagsusuti at sa pagluluto natin ng chicken. So, let's go guys! Samahan niyo ako para sa pagluluto natin. Umpisa natin yung pagluluto ng Hawaiian glazed chicken. Of course, magpapainit tayo ng pan and lalagyan natin ng oil. Ilalagay na natin ang marinated chicken. Habang niluluto natin yung chicken, isabay na natin yung gagawin natin na string beans with tofu in oyster sauce. Maglalagay tayo ng cooking oil. Hayaan natin uminit ang cooking oil. Once na mainit na yung cooking oil, lagay natin ang minced garlic. And of course, onion. Once na naluluto ng ating onion and garlic, ilalagay natin yung one piece of longganisang imus. And then, isama na rin natin yung tomato. Then, 2 to 3 minutes. So, after 3 minutes, medyo naluto na yung ating onion, garlic, and tomato, at saka yung ating longganisa, ilagay na natin yung string beans. So after nating mailagay ang string beans, takpan muna natin ito ng konti para mas madaling maluto. Medyo na golden brown na siya. So, tamang-tama lang yung ganyan. So, ngayon nakita natin na both sides ay brown na siya. Pwede na yan. Tanggalin natin siya. Set aside muna natin yung iluto natin. So, dahil luto na yung ating string beans, ilagay natin yung oyster sauce.
mix natin ang oyster sauce. And then, so after natin may lagay yung oyster sauce, dagdagan natin ito ng konting tubig. And ihalo na rin natin yung ating tofu na naprito ko na kanina. Mix natin together para yung lasa ng oyster sauce ay humalo din sa tofu. Since luto na yung ating string beans with tofu, butburan ko siya ng konting black pepper para mas masarap. Konti lang. And a bit of garlic powder. I-mix lang natin siya. And then takpan natin. And okay na siya. So, ngayon naman, gawin natin yung Hawaiian glazed chicken na sauce natin. Pwede tayong gumamit ng cooking oil, pero ako ang gagamitin ko pala ngayon ay butter. So, pag mainit na yung butter, lagay natin yung garlic. Sautein natin yung garlic. And then, lagay natin yung onion. Once naluto na yung onion and garlic, yung pinagbabara natin ng chicken natin, yun yung ating ilalagay na pinakasos niya. And then, haluan natin siya ng ketchup. Banana ketchup, 2 tablespoons. Haluin natin siya ng haluin hanggang mag-caramelize ang ating sauce. Since nagka-caramelize na ang ating sauce, lagyan natin siya ng, dagdagan natin ng konting black pepper and a bit of garlic powder para mas sumarap. And then haluin pa rin natin siya ng haluin. Till makita natin na nag-caramelize na siya, malagkit na siya, okay na siya. Cookie Mantan, my favorite time of the YouTube channel. So, titik mo natin to. Maluto ni Mami ako. Dahil tapos na, Cookie Mantan. Ito na siya. So, slice natin. Let's try. Oh! Amen! Chicken time! Let's try! Much yung pineapple na nasa ibabaw, yung sauce.
dun sa chicken na ating nilagay. Try nyong lutuin sa bahay and I'm sure magugustuhan to na yung mga anak. Kanin. Kailangan ng kanin. Kaya mong mabuhay ko na lang kanin. Yung kanina kunyari, hindi ako nagkakanin. Kunyari lang yun. Ano? Daddy, sobrang sarap ng niluto ni Nana. Yes, parang luto ko, no? Ano sabi mo, Direk? Mapagsalita mo sa sarap talaga. Ano masabi mo eh? Kung mapapansin nyo, every 3 to 4 days ay nag-upload kami o nagluluto ako. Kasi naging habit ko na yun, twice or 3 times a week, kinakailangan ko magluto para sa aking buong family. Sa aking mga anak, sa aking husband, and of course sa aking mga apo. Para maramdaman nila yung pagmamahal ng isang ina. Every time na magluluto ako, I see to it, nakasama yung aking pagmamahal para mas masarap yung luto ng isang ina. So once again, thank you guys for watching Busy Kitchen ni Mami. And I hope na nag-enjoy kayo sa episode natin ngayon. Don't forget to like, comment, and subscribe!